Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kung ako naman po ang inyong tatanungin sa awa at biyaya ng ating Panginoon, nasa maayos naman po kaming kalagayan. Sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan po nating life management is a matter of stewardship. Ito po yung pagtutuunan natin ng pansin, kaya ako po ginawang part 1 kasi po naniniwala ako na kapag pag-uusapan ay ang stewardship, hindi po natin to kayang talakayin ng isang upuan lang. Lalo na nga po yung subject natin ngayon na life management. Ito po ay tungkol sa pamumuhay. Paano ba tayo namumuhay? Ang isang mananampalataya ay papaano lalakad sa mundong ito? Papaano natin imamanage ang buhay na ito? Sa biyaya at sa karunungang ipinagkakaloob ng Diyos. Naniniwala po tayo na ang buhay ay stewardship. No po? Ibig sabihin, tayo po'y ginawa ng Diyos na katiwala ng buhay na ito. At hindi lang po isang lesson, marami na pong pagkakataong dito sa Tinig ng Pag-asa'y tumalakay tayo ng subject about stewardship. Pero sa pagkakataong ito, I would like to discuss it more detailed at para makapamuhay tayo ng isang buhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Sabi nga po, yung daw pinakawalang kwentang buhay ay yung mamuhay ka ng hindi ayon sa layunin ng Diyos. Yung mamuhay ka ng hindi nakatugma doon sa itinadhana sa iyo ng ating Panginoon. Parang ang point doon, kasalanan po yun eh, kasi you miss the mark. Alam niyo po ang meaning ng sin, when you miss the mark. So ganun din sa buhay, if we miss the kind of life that God intended us to live, then we are missing the mark. So sa umaga pong ito, hayaan niyo po na dalhin ko kayo muna sa Unang Korinto chapter 6 verse 19 to 20. Ang sabi po rito, "Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's." So dito po ay ipinakikita ang isang katotohanan ng ating mga buhay, ating mga katawan, ang atin pong pagkatao ay hindi atin. And this is in reference to the Christian. Kaya what we are going to discuss today is Christian stewardship. Huwag natin pakialaman yung mga hindi nananampalataya sa Diyos. Huwag na muna natin silang intindihin. Ang kausap ko ho ngayong umaga ay yung mga taong may pagtitiwala sa Diyos, yung inilagay ang kanilang buhay sa kamay ng Diyos, binigyan ng Diyos ng pagkakataong makilala ang kanyang bugtong na anak at ibinilang sa kanyang pamilya bilang mga anak ng Diyos. At ang sabi po, tayo po ay binili sa halaga, ang ating mga buhay ay hindi na atin, dapat ang buhay na ito ay pamuhay na ang pangunahing layunin ay mabigyan ng glory ang Diyos sa katawang ito. Therefore, glorify God in your body and in your spirit. So, ang kausap po ni Pablo rito ay mga mananampalataya na binuhay na yung kanilang spirit, meaning regenerated na yung mga yan, born again na yung mga yan. At kapag ikaw ay born again na, hindi na sa iyo ang iyong pagkatao, ito po'y templo na ng Espiritu Santo, binili ka ng mahalagang dugo ng Panginoon, dapat po ang buhay na ito ay gamitin na para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Now, we will go in the discussion of stewardship first with the definition. Ano po ba ang kahulugan ng stewardship? What is stewardship? Sabi po ng dictionary, no, ako po'y kumukonsulta mga kapatid, hindi lamang naman po sa banal na kasulatan, inaalam natin ang pagkaunawa ng mundo at ang definisyon ng mundo tungkol sa stewardship. Ang sabi po ng dictionary, it defines as a steward as a person, no,
entrusted with the management of states and affairs, not his own or an administrator. What is a steward? Siya po, ayon sa definition, ay ang manager ng pag-aari na hindi kanya. Siya ay administrador. Yan po ang steward. So, ibig sabihin, ang katawan na meron ka ngayon, hindi po yan iyo, administrador ka lang. Amen? Pero bakit minsan, no, in application at magandang pagbulay-bulayan, bakit minsan kapag namumuhay tayo sa katawang ito, wala na tayong gusto at wala tayong iniisip kahit na tayo'y mananampalataya, kundi ang kagustuhan natin, samantalang hindi naman atin ito, kundi administrator lang tayo. Amen? Po. So, the New Testament word translated steward means the manager of a household or household affairs or a manager. Ayan. So, ano po ang sabi ng mga talata? Ayan, may mga talata pong ibinigay po ang inyong lingkod sa Unang Korinto. Ano pang sabi diyan? Unang Korinto 4, isa hanggang dalawa. Let a man who consider as a servant of Christ and stewards of the mystery of God, moreover, it is required in stewards that one be faithful. Ayan. Pangalawa, 1 Peter 4:10, as each one has received the gift, minister to one another as good stewards of the manifold grace of God. So sa New Testament, ang steward means manager, no, tagapangalaga, tagapamahala. Yan po ang ating pagkaunawa ayon po sa sinasabi ng banal na kasulatan. So ang sabi po, a steward is an individual who has been delegated authority by an owner to oversee possessions, property, household affairs. So ang katiwala, ang steward sa Tagalog po ay katiwala, ay isang tao na binigyan ng otoridad ng may-ari ng property na mangalaga, mag-oversee sa lahat ng pag-aari noong nagkatiwala. Po, he needs to oversee the possessions, the property, the household affairs. So, ibig sabihin niya, sa kabuuan ng lahat ng bagay ay ginawa po na tagapamahala yung steward. Ayan. So, makikita po natin yan sa mga talata. Ano po? Mamaya ating pagbubulayan. So, madalas po sa buhay na ito ay ating naririnig sa maraming mga tao ang katagang, I can do what I want, it is my life, I am not hurting anybody, it is my body, I can do what I like with it. Pero mga minamahal na mga kapatid, hindi po yan totoo. Ang Biblia nagsasabi, we belong to the Lord, we belong to Him, and because we belong to Him, tayo po ay susunod lamang sa kaluguran at kaluwalhatian noong may-ari sa atin. Tayo po ay inuutusan, tayo po ay katiwala ng mga bagay tungkol sa buhay na ito. Iyan po ang katotohanan, at if we are going to look at the definition, iyan po ay suwak na suwak sa buhay ng isang mananampalataya. A steward is an individual who has been delegated. No? Delegated by the one who owns the property para mamahala nito. At tayo po bilang mga mananampalataya, yun po ang pagkatawag sa atin. Now, let us look at common stewardship in the Bible. Stewardship or stewards were common in the biblical culture. Yung mga mayayaman in the Old and in the New Testament, mga rulers, meron po silang tinatawag na katiwala, to whom they entrusted the oversight of personnel and property. In fact, si Abraham, meron siyang Eleazar. Genesis 15:2. Ano po ang sabi diyan? Ano po? Si he proved to be very faithful sa Genesis 24 verses 1 to 9. Hindi ko na po isinama yung verses, medyo mahaba, but para po sa inyong pleasure,
Kayo na po ang magbuklat ng Genesis chapter 24:1-9. Mababasa nyo dyan si Eleazar, yung tapat na katiwala mismo ni Abraham. So mababasa rin po natin si Elisha, meron po siyang Gehazi. No po, ito naman si Gehazi, he proved to be an unwise steward. Kung gusto nyo mabasa yung halimbawa ng hindi mabuting katiwala, si Gehazi po ang isa sa example niyan. Mababasa nyo po yan sa 2 Kings chapter 5 verses 20 hanggang 27. Ano po ang naging gawain niyang si Gehazi? He acted in his own interest and abused his stewardship. So alam nyo po, yan po ang ilan sa mga bagay na binabanggit ng Bible when it comes to being a steward. Meron pong matuwid, merong faithful, pero meron din naman sinasabi sa Bible na hindi mga matutuwid na katiwala. At maging sa panahon natin ngayon, po, hindi po lahat ng ating pinagkakatiwalaan ay nagiging mabuting katiwala. Ngayon, tanungin po natin ang ating mga sarili in the light of what we are discussing today. Ikaw bilang katiwala ng Diyos, ng buhay mo, ng lahat ng meron ka, kumusta ka bilang kanyang katiwala? Again, kaya nga ho, binigyan ko ng reiteration bago tayo magsimula kanina na ang kausap ko po yung mga mananampalataya, yung nagsasabing sila ay Christian. Alam natin kapag tayo ay Kristiyano, we are no longer, kumbaga, the owner of everything that we have. We recognize that we are just steward. Kumustang klaseng katiwala po tayo? Now, ating pag-aaralan ngayon yung ikalawang punto. How is this concept of stewardship seen in the believer's relationship to God? Sa concept na po ng stewardship, paano natin makikita ito sa buhay ng pakikipagrelasyon ng isang mananampalataya sa kanyang Diyos? Unang punto, God is the owner of all things. We need to realize this. Kapag hindi mo pinaniwalaan na ang Diyos ang may-ari, isa lang ibig sabihin, patatakbuhin mo ang buhay mo, lahat ng ari-arian mo, at lahat ng possession mo bilang sa'yo. Dito po papasok yung pagkagahaman, pag-iimbot, no? Papasok na ho ang maraming mga kasalanan kasi po nandun yung matinding pagpoprotekta mo sa mga bagay na iyo sapagkat kinikilala mong ito'y iyo. Po, hindi ko sinasabing huwag nating proteksyonan yung mga bagay na tungkol sa Diyos. Mamaya ho, mababasa natin yung halimbawa ng isang mabuting katiwala at yung mga halimbawa ng hindi mabuting katiwala. Pero ang pinupunto ko po rito, kapag ikaw ay naniwala na ang mga bagay sa buhay mo ay hindi sa iyo kung hindi sa Diyos, at ang Diyos ang nagbigay ng pagkakatiwalang ito sa iyo, eh maa-appreciate mo ang mga pangyayari sa iyong buhay and it will give you peace and it will give you an assurance na dahil kanya yan, sa Diyos yan, anumang bagay na mawawala pagdating ng araw kasi wala naman tayong control, ay hindi mo ikasasama ng loob dahil ang katotohanan, binabawi rin ng dating may-ari ang mga bagay na kanya. Including this very own life that we have. Amen? Kaya po tayo masyadong nasasaktan sa mga bagay na nawawala sa buhay natin kasi kinikilala natin atin yun eh. Pag kinilala mong sa'yo, eh masamang masama loob mo pag nawala ito. Pero pag kinilala mo na ang mga bagay na ito ang may-ari ang Diyos, pag nawala ito, tanggapin mo ang katotohanan, binawi lang ito ng may-ari. Lalo na nga kung ikaw ay naging mabuting katiwala naman ng mga bagay na ito. Tingnan po natin ang ilang mga talatang nagpapatunay that God is the owner of all things according to the scripture. Genesis 14:19, ang sabi po, "And he blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth." The God Most High is the possessor of heaven and earth. Job chapter 41 verse 11, "Who has preceded me that I should pay him? Everything under heaven is mine."
So, sino ang sumunod sa akin para bayaran ko siya? Sabi ng Diyos, lahat ng nasa ilalim ng langit ay akin. Psalms 24 verse 1, ang sabi po dyan, the earth is the Lord and all its fullness, the world and those who dwell therein. Ang langit, ang lupa, ang buong nilikha ay pag-aari ng Diyos at ang lahat ng nananahan doon. So Psalms 50 verses 10 to 12, for every beast of the forest is mine and the cattle on a thousand hills. I know all the birds of the mountains and the wild beasts of the fields are mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all its fullness. Yan po ang isa sa napakahalagang doktrinang dapat matutunan ng mga mananampalataya. Lahat ng bagay na nakikita o hindi man nakikita, pag-aari yan ng Diyos. So this concept of stewardship seen very clear in the believer's relationship to God. At dapat tanggapin ng mga mananampalataya na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen? Yan. So, pangalawang, another point is, bilang owner ng lahat ng bagay, as the owner of all things, God is, one, the giver or the source. Amen po ba? So dahil po ang Diyos ang may-ari, siya lang ang may kapangyarihang mag-disperse. Siya lang ang panggagalingan. Ano po ang sabi ng Santiago 1:17 hanggang 18? Sabi po diyan, every good gift and every perfect gift is from above and comes from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Of his own will, he brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of first fruits of his creatures. Ano po ang sabi dyan? Lahat ng mabuting bagay galing po sa Diyos. He is the giver. He is the source of all things. Ngayon, so as the owner of all things, God is the source. Second, as the owner of all things, God is the one to whom account is given. Ito po, no? Kapag meron pong biyaya, may responsibilidad ang biyaya. If God is the giver and He gave us something, that something that God gave us will be accounted for. Amen? So, anumang ibinigay ng Diyos sa buhay natin, isang araw, ipagsusulit natin yan. Ano po ang sabi ng Romans chapter 14, verse 12? So, then each of us shall give account of himself to God. Dahil po ang Diyos ang nagbigay, pati na ang buhay na ito, lahat ng bagay, pag-aari niya, nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng langit, lahat ng bagay ay Kanya. Kung ibibigay niya ito, tandaan ninyo, the more is given, the more is required. Amen? The more is given, the more is required. Kasi yung bagay na ibinigay, ay one day, we will give an account. Po. Kaya po, siguro sinabi ng Panginoon, kaya ang hirap pumasok sa kaharian ng langit ng mayaman eh. Kasi sobrang dami niyang ia-account. Amen? No, kaya minsan sabihin niya, ay buti na lang, sapat lang talaga ang biyaya. Kaya ang sabi ng Panginoon, mamuhay lang tayo ng sapat eh. Kasi pag sapat lang, wala ka nang i-account masyado, konti na lang. Pero pag sobrang dami, marami kang i-account. Pero hindi ko po sinasabing hindi magandang yumaman. Importante lang, marunong kang mag-accounting. At dapat mong pagdating ng araw, i-account sa Diyos ang mga bagay na ito, kasi sa Kanya tayo magsusulit. Amen? Kaya po, pagdating sa accounting, talagang ultimo seeing ko eh. Mahalagang balanse. Kasi yun po yung proper accounting. And someday, we will face God and we will give an account. Christian, no? I'm talking about Christian.
Kristiyano tayo, hindi po usapan dito ang kaligtasan. Ligtas na po ang Kristiyano. But how we live this life, we will also give an account on whatever we do sa resources, sa mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At pangatlo, no, God as the owner of all things, He is the rewarder of the one who pays the account. He is the rewarder. And without faith, ang sabi ng Bible, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that, ano sabi? He rewards those who earnestly seek Him. Naalala niyo po yung binigyan ng talento, the parable of the talent. Yung isa na itinago, ano pong ginawa ng Diyos? Binawi pa sa kanya. Pero yung sampu na dumoble, no? Anong ginawa ng Diyos? Binigay pa sa kanya yung kinuha doon sa isa. So, i-reward ng Diyos ang paraan natin ng pagkilos at paggawa sa mga ipinagkatiwala niya sa atin. As God, the owner of all things, He is the giver or the source. He is the one whom account is given. And He is the rewarder of the one who pays the account. Amen? Ayan. So ngayon, ating puntingnan, ang sabi po, the believer is a steward. Ang mga mananampalataya ay tinatawag na katiwala. At tayo po yun, as a steward, no po, as a steward of God's blessing, the believer is one, the receiver. Dahil ang Diyos ang giver, ang mga mananampalataya ang receiver ng mga kaloob na ipinagkatiwala. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 7, "For who makes you differ from another? And what do you have that you did not receive? Now if you did indeed receive it, why do you boast as if you had not received it?" Alam niyo po, napakaganda ng paalalang ito ni Pablo eh. Ano bang pagkakaiba ninyo sa bawat isa? Ano po? Ano bang mga bagay na meron kayo na hindi niyo tinanggap? Lahat naman ika yan eh, kaloob sa inyo eh. Huwag ninyong ipagmalaki na iyan ay hindi kaloob sa inyo at huwag niyong ipagyabang na hindi niyo yan tinanggap sa Diyos. Kasi ang usapin dyan sa Corinto eh, marami pong ipinagmamalaki yung kanilang mga spiritual gift eh. Yung kanilang mga kaloob na para bang iyon ay bunga ng kanilang effort at ng kanilang mga pagpupunyagi. Pero ano sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto? Ano bang meron kayong hindi nyo tinanggap sa Diyos? Wala. Lahat yan ay bigay at tinanggap ninyo. Eh bakit kayo nagyayabang ngayon na parang hindi nyo yan tinanggap sa Diyos? Hindi po ba? Kaya ano kung pwede nating ipagyabang na meron tayo na hindi natin tinanggapan? Sabi ni Pablo, "You have what you have." No? What you have is what you receive. Now, if you indeed receive it, why do you boast as if you had not received it? Po, ang linaw po niyan. Bilang mga mananampalataya at bilang steward tayo, ang sabi po ng Diyos, tayo po yung receiver. Pangalawa, as a steward, the believer is accountable and responsible to the owner. Binanggit na po kanina, ang Diyos po ang siyang pagsusulitan natin. At tayo bilang mga mananampalataya, magsusulit po tayo sa may-ari. Romans chapter 14 verse 12, "So then each of us will give an account of ourselves to God." Ano po? Tapos, pangatlo, the one rewarded for faithfulness. So as a steward, the believer is the one rewarded for faithfulness. Pagdating ng araw, tayo po ay ano, gagantihan sa ating katapatan. Sabi po ng Matthew 25:21, "His master replied, 'Well done, good and faithful servant. You have been faithful in a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness.'" So makikita po natin bilang mananampalataya, tayo po ay steward
Ang mga mananampalataya ay tagatanggap, no po, magiging accountable sa lahat ng tinanggap at i-re-reward yung pagiging matapat natin sa mga bagay na ating tinanggap. Yan po yung basic ng stewardship. Kaya, tanong, anong meron ka sa kamay mo, sa bank account mo, sa mga bagay na nakikita mo na hindi galing sa Diyos? Pag ang pananaw mo, lahat ng meron ka, bunga ng lakas mo, bunga ng effort mo, ang huling tanong naman dyan, saan galing ang lakas mo? Saan galing ang dunong mo? Saan galing yung iyong pagiging mahusay? No, again, babalik tayo sa katotohanan na maging yon galing sa Diyos at ipinagkatiwala lang sa iyo. Kaya huwag niyo kakalimutan, isang kisap mata lang, pwedeng mawala ang lahat yan. Pwedeng bawiin lahat yan ng tunay na may-ari. At kapag ang pamumuhay mo, ang paniniwala mo sa iyong buhay, ito'y galing lahat sa iyo, magpapapadya ka sa kangangawa pag binawi na ng tunay na may-ari ang mga bagay na ipinagkatiwala lang sa iyo. Pangatlong punto ay ito. What are the different realms in which stewardship is to be recognized and practiced? Ano yung iba't ibang mga bagay na kung saan sa buhay ng isang Kristiyano ay dapat na papractice ang stewardship? Po, una, pinakamahalaga. Stewardship involves, first of all, the most important and most importantly, a giving of one's life back to God. Ano daw area? No po? What are the different realms in which stewardship is to be practiced? Una, sa pagkakaloob ng ating buhay sa Diyos. 1 Corinthians or Romans 12:1, sabi po diyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Hinihingi ng Diyos ang buhay na ito bilang haing buhay. Ano po? Stewardship involved, first of all, is the giving of one's life back to God. Kapatid, kinikilala mo ba na ang buhay na ito'y sa Diyos? Kung kinikilala mo na ang buhay na ito'y sa Diyos, ang buhay na taglay mo, dapat madali mong maisusurrender ang buhay na yan kasi hindi naman ikaw ang may-ari niyan. Kung isang araw halimbawa, ibinigay sa iyo ang susi ng isang kotse ng iyong boss at sinabi sa iyong Orwell, ang kotseng ito ay magagamit mo, gamitin mo kung saan mo gusto, kung kailan mo gusto, pero darating yung panahon na babawiin ko sa iyo ang susing yan. No? So, pag ang paniniwala mo, ang kotseng ito'y sa iyo because it is for your own disposal, you can do whatever you want to do with it, at ang pinaniwalaan mo, ima, hanggang sa mawasak ang kotseng ito'y sa iyo, malulungkot ka kapag dumating na yung panahon na tumuktok na ang may-ari at sabihin, Ruel, aka na yung susi ng kotse, binabawi ko na. Hindi po ba? Kaya ngayon pa lang mga kapatid, ang unang hinihingi ng Diyos, dahil siya ang nagbigay ng buhay na ito, ang buhay na ito italaga natin sa Kanya. Ibigay natin ang buhay na ito sa Kanya. Ito po yung tinatawag na worship. Worship means giving ano po, and presenting our bodies as living sacrifice. Ngayon, hindi lang basta living sacrifice, kailangan po ang buhay na ibibigay, hindi lang buhay, kundi banal. Sapagkat ang banal na buhay, ang siyang karapat-dapat at katanggap-tanggap sa Diyos bilang karapat-dapat na pagsamba. Amen? So, stewardship involves, first of all and most importantly, a giving of one's life back to God. Can we say amen to that? Ayan. So, yun po yung una, ho. It involves giving of one's life back to God. Pangalawa, it involves
Stewardship involves a wise and honorable use of one's time. Yan para ho ang isa, ano po? Marami pong kasing tao, nabubuhay na parang sila ang may hawak ng oras. Nabubuhay na parang siguradong-siguradong may oras pa sila bukas. Na meron pa silang oras mamaya. Na may oras pa sila sa isang linggo. Na mabubuhay pa sila sa isang taon. Mga kapatid, marami na pong ganyan nag-isip at nabigo sapagkat wala naman po talagang may hawak ng oras na yan. Katiwala lang tayo ng bawat minuto, bawat oras, bawat araw, bawat linggo, bawat buwan at bawat taon. Ako po ay 56 na. Salamat sa Diyos dahil pinagkatiwalaan niya ako ng 56 years. Hindi ko po alam kung aabot pa ng 57. Kaya namumuhay po ako ng 1 hour at a time. Ang oras na ito, kung meron man akong hawak at kalayaang gamitin, gagamitin ko po ito sa pangangaral ng salita ng Diyos. Pag natapos po ako sa pangangaral ng salita ng Diyos, responsibilidad ko, papakainin ko rin ang katawang ito, hindi pwedeng pabayaan. Kasi po, pagkatapos kong kumain, kailangang uminom ng gamot ang katawang ito dahil may sakit na rin po ito. Pagkatapos po, mamaya pupunta ako sa doktor ko, magpapacheck up ng aking mata kasi katakda ang araw po ito ng check up ng aking mata na malabo na rin po. Nagkaroon na po ako ng lens implant ng aking mata, kailangan nakikita ng aking optometrist. So, binabanggit ko ang mga bagay na ito kasi katiwala lang ako ng buhay na ito eh. Kaya salamat dahil yung oras na isa sa most precious commodity na meron tayo ngayon ay meron pa tayo. Marami pong tao na paiksi ng paiksi ang oras na ito. Dumalo po ako kay Kakang Lole nung isang araw. Si Kakang Lole po, yung isa sa pinakamatandang member ng church na kung saan po ay napakalaking naging tulong sa buhay ng inyong lingkod. Sa pagdating ko dito sa Canada, naging kaaliwan ko po siya nung mga panahon na wala pa rito yung aking mag-iina. Naging kasakasama ko po sa maraming mga bagay dito po sa Canada na talagang lungkot na lungkot po ako kasi ang sabi po ng doktor, kapag edad mo ay lampas 90 na po siya. Pag na 91 na po siya this coming July, ang prayer ko nga po, sana hanggang July, abutin pa niya, no? Dahil di na po siya masyadong kumakain at di na po niya halos kilala yung iba. Ano po? Papasalamat ako, nakilala pa niya ako eh. Pero ganun po talaga ang buhay natin eh. Paiksi ng paiksi yung oras natin. At habang tumatanda ka, alam mo na paiksi na ng paiksi yung oras na meron ka. Sabi ng Bible, ang buhay naman natin 70 lang eh. Pag malakas, maabot ng 80. Pero pag umabot ng 90, mga kapatid, bonus na po yun. Sobra na po yun, di po ba? Kaya nga po, dito makikita natin na dapat tayong matuto na gumamit ng matalino sa oras na meron tayo. Ano po ang sabi ng Psalms? Sabi po, Psalms 90, 10 to 12. Ba't ba ganyan nangyari dyan? Putol-putol. 70 years are given to us. Some may even reach 80. But even the best of these years are filled with pain and trouble. Soon they disappear and we are gone. Who can comprehend the power of your anger? Your wrath is as awesome as the fear you deserve. Teach us to make the most of our time so that we may grow in wisdom. Psalms 90, 10 to 12. Ano pa ang binabanggit ng kawikaan? Proverbs chapter 24. Sabi po dyan, verses 30 to 34. I went by the field of the lazy man and by the vineyard of the man devoid of understanding. And there it was, all overgrown with thorns. Its surface was covered with nettles. Its stone wall was broken down. When I saw it, I considered it well. I look on it and I receive instruction. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest. So shall your poverty come like a prowler and your need like an armed man. So dito po, hinahamon tayo maging mahusay
sa paggamit ng oras. Pinagkatiwala sa'yo ng Diyos yan. How do you use your time? Stewardship involves a wise and honorable use of our time. Letter C, stewardship involves a wise investment and cultivation of individual talents and abilities. Mahaba po yan, di ko na po babasahin. Pero yung Matthew 25:14-30, yan po yung kwento ng isang tao na naglakbay. Tumawag siya ng kanyang mga lingkod, pinagkatiwalaan ng kanyang ari-arian. Yung isa, binigyan ng 5 bags of gold. Yung iba, 2 bags. Yung isa, 1, according to their ability. Ayan. Diyos ang pinapakita dyan na nagbibigay at kailangan itong mga talents na ito, itong mga abilities na ito, ay gamitin, i-cultivate, at darating yung panahon na atin po itong ipagsusulit. Kaya whatever talents you have, whatever God entrusted you, no, it should be used for His glory. Amen? Eh, hindi ko po sinasabi na magaling kang gumitara, sa simbahan ka na lang mag-gitara. Hindi, maaari mong gamitin yan sa mundo, pero again, para ang Diyos ang maluwalati. Binigyan ka ng kapangyarihang talentong maging mahusay na boksingero, hindi mag-boxing ka ng mag-boxing, pero again, at the end of the day, dapat sa lahat ng ginagawa mo na pararangalan ng Diyos. Kaya ka binigyan ng talentong yan para sa kanyang kaluwalhatian. Binigyan ka ng kahusayang magsalita, gamitin mo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Huwag mong gagamitin yan dila sa pagmamarites lang at pagmamarikor. No, gamitin po yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka nga niyan eh. No, kung binigyan ka ng magandang tinig, gamitin mo yan. Di ko naman sa sinasabing, sa simbahan na lang kayong magkakanta ng magkakanta. Alam po natin na maraming mga Kristiyano na binigyan ng kaloob ng Diyos na kumanta na naging matagumpay sa mundo na gamit yung kanilang kausayan sa pagkanta sa pagkita pa ng salapi. No? Ang sabi po dyan sa mabuting katiwala dyan, eh, magaling ang ginawa mo, Ika. Dahil dyan, dinoble ang binigay sa kanya. Pero yung itinago ang talentong ito, yung ibinao ng talentong ito, ano sabi? Yung kanya eh, no? Binawi pa. Sabi nga sa verse 27 diyan ng Matthew 24 eh alam mo naman pala na ako ay kumukuha ng mga bagay na hindi akin kasi masamang Panginoon siya, eh, di ba? So ang sabi niya, di sana ibinaan ko mo, hindi mo ibinaon. Para pag dumating yung time na ako ay sisingil na ng mga bagay na pinagkatiwala ko, ay may maibibigay kang tubo. Kapatid, kumusta yung mga talentong binigay sa inyo ng Panginoon? Tumutubo ba? Lumalago ba? Nagbubunga ba? Tandaan ninyo, stewardship involves a wise investment and cultivation of individual talents and abilities. Pang-apat, letter D, stewardship involves a proper understanding and use of one's possessions. Mga ari-arian na ito. Kaya dito po makikita natin mga kapatid, papaano tayo nagiging mabuting katiwala ng mga ari-arian. Matthew 6:19, do not lay up for yourselves treasure on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Amen? Colossians chapter 3, ang sabi po ni Pablo, If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God, and set your minds on things above, not on things on the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. When Christ, who is our life, appears, then you also will appear with Him in glory. Mga kapatid, stewardship involves a proper understanding of one's possession. Ayan. Letter E. Ito, pera na to. Stewardship involves a careful
and purposeful use of all finances. Pagdating sa pera, ang batas, but I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly or of necessity, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things. In all things may have an abundance for every good work. Amen? So, kumusta tayong katiwala? Kapatid, katiwala lang tayo. Pag may gawain ng Panginoon, ang kanyang misyon, saan niya kukunin yon? Kukunin niya sa atin na kanyang pinagkatiwalaan. Pag may pangangailangan ng ang simbahan, pasweldo sa kanyang mga pastor, saan kukunin ng Diyos yon? Kukunin yon sa kanyang mga pinagkatiwalaan. Mahirap pong isermon ito kasi pastor din ako eh. Mahirap pong ipangaral ito kasi pastor din ako eh. At pag pinapangaral ito, iniisip ng mga miyembro, eh sa kapakanan mo lang naman pastor yan eh. Hindi po. I am talking of those pastors na sinusuportahan po ng ating mga misyon. Dahil po may mga misyon tayo, may mga gawain tayo na itinatag ng Diyos, itinalaga ng Diyos, eh saan natin kukunin yon? Eh kukunin natin yon sa mga taong pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanilang mga finances. Kaya ang hamon ni Pablo sa mga taga-Korinto, magbigay tayo no, ng masaya. At yung nagtatanim ng marami, umaani ng marami. No? Yun po, yun ang prinsipyo eh. No, siyang naghahasik ng kokonte, eh kokonte ang aanihin. Siyang naghahasik ng marami, aani din ng marami. So, kumusta po tayo sa atin pong stewardship sa paraan ng ating pagkakaloob. So, ito po muna ang ating pag-aaral ngayon. Bukas po, tatalakayin natin ang part 2, what is a definition of Christian stewardship? Kanina, dinefine ko po, ano po yun eh, definition po ng Webster Dictionary yun. Bukas po, tatalakayin natin, ano naman ang definition ng Christian stewardship? At ano yung mga primary qualities na dapat taglayin ng isang steward? So, iyan po ang ipaglilingkod natin bukas, araw po ng Biyernes. Again, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga, welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa.